bagyong Rai na panatili ang lakas, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility, posibleng lumakas pa at maging severe tropical storm sa susunod na 24 oras, posibleng mag-landfall kaya paghandaan. Huling namataan ang sentro nito sa layong 1,560 km silangan ng Mindanao. Taglay nito ang kanyang lakas na aabot sa 65 km per hour at bugsong nasa 80 km per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Base sa forecast track ng PAGASA, inaasahang mag-i-intensify ito bilang severe tropical storm category bukas ng gabi. Kung sakaling pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility, bukas ay tatawagin ito sa local name na Odette PH ng PAGASA. Inaasahang magla-landfall ito sa bahagi ng Caraga, Eastern Visayas sa Huwebes ng hapon o sa gabi bilang isang typhoon category. Posible rin itong lumakas ng husto at aabot ang lakas nito bago mag-landfall sa 155 km per hour. Inaasahang magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 simula bukas ng hapon o sa gabi sa ilang bahagi ng Mindanao. Silangan bahagi rin ng Visayas kung saan papalapit na ang nasabing bagyo. Ang pinakamataas na aabutin ng Tropical Cyclone Wind Signal ay No. 3. Posibleng makaapekto na ang outer rain bands nito sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas simula bukas hanggang sa Huwebes, oras ng pagtama nito. Sa ngayon ay may lapad itong 1,500 km diameter na sabing sirkulasyon nito kahit nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat dahil sa banta ng nasabing bagyo. Asahan ang storm surge sa mga coastal areas ng ilang bahagi ng Mindanao at Visayas na posibleng umabot sa 3 meters kung sakaling tumama na ito. Asahan rin ang malalakas na hangin na maaaring magpatumba ng malalaking puno, poste ng kuryente at bahay na gawa sa light materials. Posible rin ang pagbaha sa direktang maaapektuhan ng nasabing bagyo. Sa ngayon, wala pang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Pero dahil pa rin sa amihan, tail end ng frontal system at localized thunderstorm, uulanin ang ilang bahagi ng bansa bukas. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan. Sa Visayas, maghapon posibleng ulanin ang Panay at Negros provinces. Magiging maulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Umaga pa lang, uulanin na ang Caraga at Davao na may malalakas na ulan kaya maghanda sa baha at pagguho ng lupa. Sa hapon may mga pag-ulan rin sa ibang lugar. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.